I-review ko lang itong nabili naming shower heater sa Lazada. May pressure ito na 1579. Ito yung box ng shower heater. Yung Chinese yung nakasulat. Tingnan natin yung laman niya. Ito yung shower heater. Tapos may kasama siyang mga hose. Meron siyang shower head. Dalawang hose. Isang maliit. Tsaka isang mahaba. Meron siyang flow control, tapos yung sabitan ng shower head. Meron din siyang patangay na mga screw. Tsaka isa pang flow control. So yun yung laman ng box kasama na yung manual. So nakita ko lang yung shower heater na ito sa Facebook. Sa quality, medyo sakto lang. Ayan. Di ganun katibay yung plastic niya. Tapos touchscreen na siya. Ayan, touchscreen na rin siya. Ayan, yung power on, tapos yung pag tinataas yung temperature, tapos binababa. So, meron siyang dalawang, ito yung inlet, tsaka yung outlet. Medyo magaan din siya. Tapos dito nakasulat, 5,000 watts yung power niya. So, tingnan natin yung nasa loob niya. Kung kumusta ba yung quality ng nasa loob. Meron siyang anim na screw. Buksan natin siya. Ayan, so heto yung loob ng shower heater. Kukunti yung pyesa niya sa loob. Bali nung nabili namin ito, nabuksan ko na kasi tinignan ko kung ano yung itsura sa loob. Ayan. So nilagyan ko siya ng barley paper. Ano to, heat resistant. Ayan. Kasi kaya nilagyan ko siya nito tsaka dun sa ibaba
Nilagyan ko na rin siya ng barley paper. Kasi nakadikit siya sa mismong plastic. Ito kasi yung umiinit. Kaya pag nakadikit siya doon, matutunaw yung plastic. Kaya nilagyan ko siya ng barley paper. Heat resistant. Ito. Ayan. Dito kasi may tumatama yung ano, yung wire na ito. Nakadikit siya mismo dun. Kaya palagay ko kung hindi ko ginawa to, masusunog itong wire na ito kasi nakadikit siya dun. Pag isinira kasi ito, ito, nakadikit siya mismo dito sa heater. Kaya nilagyan ko siya ng protection barley paper. Ito yung loob niya. Yan sa wire niya, makapal naman yung ginamit na wire. Yan ang masubukan ko siya, hindi naman umiinit. Kasi pagka umiinit yung wire, ibig sabihin, manipis yung wire. Kailangan na kapalan yung wire. So itong kulay green at yellow, ito yung ground. Tapos ito yung live tsaka yung neutral. So karaniwan, ito lang dalawa yung sinasaksak. Itong dalawa lang na to. Pero kung may tatlong butas yung outlet ninyo at may grounding, maganda isama itong kulay yellow tsaka green. Tapos meron siyang sensor dito. Pagka walang pumapasok na tubig, kusa siyang namamatay. Kasi pagka walang tubig na pumasok dito, tapos eh umiinit siya, masisira ito. Pero meron siyang fuse. Tawag dito thermal fuse. Ngayon, pag umabot siya dun sa temperature na sobrang init na, ito para siyang breaker din. Ayan. So ito yung pinaka protection niya. So yun lang ano, para tumagal siguro ito. Yan ganyan ang ginawa ko, nilagyan ko ng barley paper dito, tsaka dun sa ilalim. Ayan. Kasi medyo sakto lang yung pagkakagawa. Ayan. Yung quality, hindi ganun kaganda. Sabagay, nakuha lang namin na mura. Kaya titingnan natin. Titingnan namin kung hanggang kailan tatagal ang shower heater nito. Kaya dun sa nagbabalak bumili, nakita nyo niya, yun na yung loob ng shower heater na ito. Ayan, normally isa lang yung ang laman ng mga shower heater na ganito itsura, iniiba lang yung kulay tsaka yung pangalan. Kasi dati nakapagbukas na rin ako nito, ganito rin yung laman sa loob. So, nabili namin 1,579. Nakasigil siya nun. Yan, salamat po sa panonood.